okay lang, hanap ako ng bago. Ganun lang kabilis. Hindi na po ito yung panahon kung kailan pag na-reject ka, magbubukbo ka. Hindi na ito yung panahon na pag na-reject ka, iiyak ka. Bakit? Wala ka namang ginasto, sa online mo lang naman kinausap. Noon nga, pinapakain pa sa makto, pinapakain pa sa kung saan kainan. Pag na-reject, okay lang, hakaw ulit eh. Ang problema kasi sa panahon ngayon, masyado nang madrama yung tao. Na-reject ka na nga lang sa online, ano ka ba, nang hina ka pa. Eh paano kung na-reject ka sa field noon, na dumadayo ko pa sa mga lugar, pinakain ko pa, pinakape ko pa, ang sagot sa'yo, pag-iisipan. So dapat maging ano, maging normal na sa atin ang rejection, especially sa online, na napakaraming tao. Okay? So sabihin natin, gustong mag-join. Walang pera. Diretsahin mo na, pwede ba kitang turuan gumawa ng paraan? Pwede. Okay, paano ba? Okay, magkaroon ka ng 3 tao na target. Anong gagawin mo sa 3 tao? Uutangan mo tigna 3,000 kahit may porsyento. Ulitin ko ha, ang ituro mo sa kanya, umutang diretsahan na sa may porsyento na. Kung kaya mag-loan, mag-loan na. Bakit? Wala nang paligoy-ligoy. Di ba? Kung gusto mo, gawin mo. Kung ayaw mo, hanap ka agad ng iba. Kaya nga sobrang importante na yung activity rate talaga natin everyday ay sagad talaga. Bakit? 10 na kausap mo, sabihin natin 12 ang video call mo. Kalahati nun re-reject ka, kalahati nun close deal mo, hindi ka masisiro kasi meron at meron kang kinakausap. Okay? So paraan ng pag-join, ganun lang. Pag walang pera, umutang. Pag may pera, ipadala mo na yan sa akin. Okay? Pag sinabi, may pera ko, okay, pwede bang i-transfer ko na sa GCash ko ngayon? Para bukas mismo, ipapadala ko na sa iyo yung product. Free delivery. Bakit? Doon pa lang, di ba? Doon pa lang sa pag-join pa lang niya, bigyan mo na agad ng promo. Di ba? Bakit again, promo is part of our business. And promo, talagang dapat nasa negosyo natin yan. So pwede mong bigyan agad ng promo, sige. Kung may pera ngayon, transfer mo sa GCash ko or sa BDO ko. Bukas, free shipping yung produkto sa'yo. Ugali po ng Pinoy pag nakakarinig ng libre, nakakarinig ng free, tuwang-tuwa po yan at excited yan. So i-maximize natin yung feeling na yun ng mga prospect natin para ma-close deal natin lahat ng kinakausap natin. Okay, next is urgency. So when we say urgency, kung merong pera lang naman, huwag ka nang papayag na bukas niya ito ay papadala. As much as possible, hacks pilagi ang usapan. Pag may pera, huwag na huwag mong titigilan hanggat hindi sa'yo pinapadala. Again, kung talagang gusto mong galingan. Bakit? Hindi man sumali, again, nade-develop ka paano mag-close deal. Hindi man sumali, nade-develop ang skills mo para lalong tumimpi for future use. So urgency, closing the deal, on the day pay-in, dapat yun ang target mo. At higit sa lahat, lahat ng mga downlines mo na hindi pa naka 15 accounts, dapat naka 15 accounts lahat para iisa yung lingwahe ng lahat. Anong ibig sabihin ng lingwahe? Every time na nagpe-present ang labanan 15 accounts, mahirap kasi na ilatag ko ng ilatag yung 15 accounts na ikaw mismo hindi ka naman naka 15 accounts. Kaya from the very start, sinabi ko na sa inyo na dapat ang checklist, isama mo ang 15 accounts. Kasi pag hindi nakasama sa checklist ang 15 accounts, medyo maiilang ka o medyo duda ka na ilaban ang 15 accounts. Okay. So next is technology. So ano ba itong technology? Ito yung sinasabi ko regarding sa messenger. Okay? So pa-zoom in naman ako nitong nasa leftmost na picture. Okay? So itong ano, itong technology na to sa messenger po ito. Okay? Actually, sobrang ganda ng technology na to kasi mamamaximize mo talaga siya sa panahon ngayon. Tama? Parang sample, iangat mo lang yung messenger, lalabas po dyan yung watch together at share your screen. Okay? So, yung dalawang technology na yan, or yung ano na yung dalawang application na yan, sobrang magagamit mo po yan sa business. Okay? So, paano magagamit? Unahin natin ang watch together. So, paano naman ang sa right ng konti? Ayan. So, watch together, depende po yan kung may mga gusto kong ipapanood na video. Noon kasi, kailangan natin itag sa mention, sa ano, sa comment section. Minsan naman, kailangan natin i-forward sa messenger. Yung iba naman, itatag sa post. But this time, because of technology, okay? Because of technology, by watch together, kung saan, pag pinindot mo yung watch together, lalabas yan. Ayan, watch, upload, save, music. At pag plinay mo ang video na nandyan, magpiplay siya habang sabay ninyong pinapanood.
And what's the good news? Pag sabay niyo pinapanood, hindi makakadaya na napanood niyo na o hindi, nababantayan mo pa. Okay? And habang ano, habang napapanood niyo yung mga video, parang sa yan, sa amin, one impossible yan, yung mga Chumegi na hovers. Dinodocument talaga namin para magagamit namin as marketing tools. Okay? And next is, sa part ang paswipe ng konti, yan, yung share your screen na nakalagay dyan, yan po yung ginawa ko kanina. So, kung merong share screen, okay? Kung merong share screen sa Zoom, meron din po sa Messenger. So, kaya ngayon pa lang, sa mga nagsisimula, simulan mo nang gumawa ng slides na para sa'yo. Simulan mo nang gumawa ng testimony ng sarili mo para pag nagkwento ka sa prospect mo, swak sa balde ang pay-in at swak sa balde ang pagpedirect. Okay? So, na-type naman ng number one, if you're learning sa mga tinuturo ko habang ininext. Okay. Ininext ang ating slides. Okay. So, wow, daming natuto. Maraming salamat po sa inyo. Yan, yun lang, wala ko ng tubig. Yan. Okay. Next skill is ABC rule. Okay? So, ano bang meron sa ABC rule? Ito po yung makasaysayang skills ng mga networker noon pa man. Bakit? Noon, ang ABC rule, ginagawa po yan para matulungan natin yung downline natin, minsan nga, pati upline natin, crossline natin, na ma-close deal yung prospect. Wala nang ano-ano, pa-close deal talaga. Na noon, napakahirap niyang gawin, especially kung magkalayo kayo ng upline mo. Napakahirap niyang gawin, especially dati kung hindi kayo close ng upline mo. At ang pinakamasakit sa lahat, napakahirap niyang gawin kung hindi mo kilala ang upline mo. Diba? Kasi dadayo ka ng dadayo eh. Okay? But this time, because of pandemic, naturuan po tayong gamitin sa online yung skills na yan. Okay? So ano ba yan? Parang sample sa slide na to. Parang for example, yung nasa katabi ko, ako yung kalbo, syempre dati. Yung katabi ko, yung magandang binibini na yan, for example, yan yung prospect ko. Okay? Okay? Yung nasa baba naman, for example, yan yung upline ko. Diba? So, gagawin ko, habang nakikipag-usap ako sa prospect ko, titimbrehan ko na yung upline ko, upline. Kasi pwede ka naman mag-chat, diba? Habang naka-video call ka sa upline, meron po ang kausap ngayon. Okay? Bala ko sanang ipa-ABC rule sa'yo, if okay lang. So, makakasagot naman si upline ng yes or no eh. Okay? Pag yes, i-assume na natin yes. So, pwede ka makapag-ABC rule kahit hindi kayo magkasama. Ano lang gagawin mo? Ano lang, add people. Okay, add people para maging tatlo kayo sa screen or more. Okay? And anong good news dito? Sa pagpapa-ABC rule po, pwede kang gumawa ng pattern. Okay? Actually, pwede ka magpa-ABC rule kahit tatlong beses. Ano yung pattern yung sinasabi ko? First ABC rule, ang goal mo muna is dapat makarelate muna yung prospect mo. Okay? Paano makarelate? Kung teacher ang prospect mo, as much as possible, kung makakahanap ka ng teacher din na distributor, yun ang piliin mo. Kung walang teacher, hanap ka ng empleyado. Bakit? Sasabi mo lang, mentor, teacher po kasi itong prospect ko, pashare ako ng konti kung bakit nandito ka rin kasi teacher ka din. So, anong sasabihin nung ano? Ni upline, bibigyan siya ng advice para gawin ang business kahit dating professional. I-share lang. Yun lang, mag-share lang bakit siya nandito, bakit from being a full-time employee, bakit nasa network, yun lang naman i-share, i-apply. Second sharer, pwede ka magpa-ABC rule sa pangalawa. Ano yung second sharer regarding sa puhunan? Dalawang bagay kasi yan. It's either may puhunan ang prospect mo or walang puhunan ang prospect mo. So pag may puhunan, titimbrehan mo applying. May pera na itong prospect ko. Ang goal lang natin maipadala sa akin. So in short, si upline, pagpasok sa usapan sa ABC rule, alam niya na yung sasabihin niya at alam niya na yung goal niya na paglabasin ng pera yung prospect. But what if walang pera? Walang pera yung prospect upline. Wala pong pera yung prospect ko. Pakibigyan naman po ng tips paano makaka-join. So ang gagawin ni upline, pagpasok, alam niya na.
ituturo niya paano mangutang, magsangla, magbenta, o gumawa ng paraan. Tuturo niya lahat. And gusto ko lang i-clarify regarding sa pagpapagawa ng paraan. To be honest, wala akong nakikitang masama sa pangungutang para maka-join. Wala akong nakikitang masama sa pagsangla ng gamit para maka-join. Wala din ako nakikitang masama sa pagbibenta ng gamit para maka-join. Bakit? Natural, wala kang pera, gagawa ka ng paraan. Diba? Natural, wala kang pera at gusto mong sumali, kailangan gumawa ka talaga ng paraan. At yung mga paraan na yun, nagbibigay ka lang ng option ano sa mga paraan na yun ang kaya niyang gawin. Kaya ako, never akong natakot magbigay ng advice. Never akong nagdalawang isip magbigay ng mga advice na yun. Bakit? Basic. Walang pera, turuan mo ng paraan. Ngayon, kung ayaw niyang gumawa ng paraan, in short, hindi interesado, next. Diba? And last but not the least, sharer sa pangatlo, ang goal niya mag-inspire. Ano mga ikukwento niyan? Anong klase mag-inspire? Ikwento yung mga result. Ano yung mga nangyari? Ano ang vision? Katulad nung kinwento mo. Bakit? Pag ibang tao nagkwento, iba din yung impact niyan. Okay? And next is, ayan, follow up. Okay? Ang follow up po, isa po sa mga pinaka-importanting skills na ma-develop mo. Diba? Bakit? Habang gumagawa ng paraan ang prospect mo, habang gumagawa ng paraan para magkapera, it doesn't mean na hindi mo na, wala na kayong communication. It doesn't mean, naaantayin mo na lang siya mag-chat. No. Bakit? After ng presentation, iimbitahan mo na agad sa mga event natin. Okay? It's either imbitahan mo muna sa event ng grupo nyo. Parang sample, yan sa amin. Mayroon kaming Echo, meron kaming Neko, meron kaming Power of 15 accounts, meron kaming Zizel. Imbitahin mo sa grupo ninyo. O kunyari, nakausap mo na habang gagawa ng paraan. Sige, habang gumagawa ka ng paraan, bukas meron kaming event 2 p.m. Actually, every 2 p.m. Pag-download ka ng Zoom para makapasok ka sa live and free webinar ng community namin. Bakit kailangan pumasok? Para maintindihan mo yung beauty ng network natin kahit hindi ka pa nakakapasok. Ba? So ano man yung event, Digital Blueprint, Big C, lahat. Okay, Capitology, lahat. Lahat, as in lahat ng event, as much as possible, kung kaya mong mapa-attend. Diba? Kung kaya mong maipasok, kaya mong mabantayan, ganun po talaga ang pinakamalupit na follow-up. Actually, napaka-smooth ng gawin nun eh. Bakit napaka-smooth? Noon na kailangan mong dalhin sa office. Diba? Kailangan mong dalhin sa mga seminar. Kailangan mong dalhin kung saan yung event. Ngayon, isi-send mo na lang yung link. Papasok na lang sa mga live. Okay? And ang follow-up na yan, madaling-madali na lang gawin. Bakit? Ang buong JLIM Project Community, especially the JLIM Project Council together with Applied Joseph Team, we never stop para aralin lalo ang network marketing para makatulong lalo sa marami. Lagi po kami nag-i-innovate, lagi po kami nag-i-brainstorming, lagi po kami nag-uusap-usap ang buong JLIM Project Community Council. Lagi po namin ginagawa yun. Bakit? Meron po tayong goal. Diba? Anong goal natin? Hindi lang po kilalanin si Impact, hindi lang kilalanin ang JLIM Project at mga community natin sa EC, kundi kilalanin po tayong worldwide. Okay? Kaya if you're part of the vision of our community, guys, let's grind together kasi naniniwala ako, lahat ng result na target mo, makukuha at makukuha mo yan dahil effective ang system ng community natin. Okay? So next, ayan, malapit na ako matapos actually, ayan. Mastery and consistency. Guys, itong mga tinuturo ko sa inyo, this is just an introduction. Okay? This is just a basic training na ultimong mga baguhan kayang maintindihan. And good news, ang mastery, maraming bagay po ang kailangan i-master sa pagpapayaman. Maraming bagay ang kailangan mong masterin para baguhin ang buhay mo. Huwag ka lang mapagod, huwag ka lang mainip, huwag ka lang mag-quit, at lalong-lalo na, huwag kang tutulog-tulog. Ituto natin. Bakit? Ako po, sa totoo lang, isa ko sa mga pinaka nakaramdam ng blessing itong mga panahon na to. Bakit? Nag-start po ang Digital Blueprint last year.
hindi po, kung ano man yung kinikita ko noon, ang layo na po sa kinikita ko ngayon. Paano po nasabi ang layo na kinikita? Nag-start po ang pandemic. At before mag-start ang pandemic, talagang pinakamalaking kinikita ko po is around 200,000 per month. Yun po yung pinakamalaki. Never akong nakatawid. At natatakot nga ako dati, nasabi ko, naku, paano kaya yan? Wala nang field. Wala na yung gusto kong ano. Wala na yung gusto kong style ng network. Bakit lockdown eh? Sarado lahat eh. Alam mo, sa totoo lang, pwede ako magdrama, pwede ako matakot, pwede ako magbukmok, pwede ako mag-self-pity because of the situation. Pero mas pinili ko pong magpupensa. Mas pinili ko po na maging agresibo. And through the guidance of our mentor, Mentor Joseph Lim, talagang sumabay lang po talaga. Sumabay lang talaga sa init ng network, sumabay sa init ng JD Project, sumabay sa activity, nag-guest upline, sabay sa mentor. Guys, itong pandemic na to, so itong digital blueprint na ano natin, na campaign sa nagdaang isang kalahating taon, ay isa po ako sa mga nagpapasalamat ng sobra. Okay? Nagpapasalamat ng sobra sa dami ng natulungan ng train ng mga trainer ng Digital Blueprint, sa dami ng mga trainer na nag-ambag ng kani-kanilang wisdom, nag-ambag ng kani-kanilang knowledge. Maraming-marami po ang binago ang buhay at isa na po ako doon at ang mga kasama ko. And yung ano, yung mga bagay na yan, sa totoo lang, pag naging consistent tayo from the very start, naging consistent ka hanggang sa ma-hit mo yung goal mo, guys, you have to believe me, ibibigay at ibibigay ang result. Bakit ko nasabing ibibigay at ibibigay ang result? Ayan, pag na-master mo, naging consistent ka, pa-next naman ako. Okay? Ano ba yung result? Pag ginawa mo ng maayos, minaster mo yung ano, ibibigay po talaga yung tinatawag na financial freedom. Yes. Yes po, totoo po yung sinasabi ko. Ibibigay ang financial freedom na matagal mo nang hinihingi. Di ba? Ibibigay yung financial freedom na matagal mo nang pinapangarap. And gusto ko lang pong ano, gusto ko lang pong sabihin, especially kahit nakaka-join mo pa lang, okay? Kahit nakaka-join mo pa lang kanina, guys, yung gusto mo dito na financial freedom, mangyayari po yan. We already have the pattern, we already have the system, nakita mo na yung mga result, nakita mo na yung mga nagbago ang buhay dito, guys. No choice kayo. Pag sumabay ka, tinodo mo, sinagad mo yung hataw mo, next time, resulta mo naman ang mapapakinggan at kwento mo naman ang makakapagbigay ng inspirasyon sa lahat ng makikinig sa'yo. Okay? So, next slide, last slide ko. At ang pinakanagustuhan ko sa lahat is time freedom. Yes, guys, time freedom. Isa po ito sa mga pinakanagustuhan ko sa lahat. Pag sinabing time freedom, may ano nga ako dyan, may joke ako para dyan eh. Ano yung joke ko para sa time freedom? Gigising ka pag tapos ka ng matulog. At matutulog ka pag inaanto ka na. Diba? Bakit? Yan po ang mga bagay na mahirap gawin pag nag-ahabol ka sa pera. Yan po ang mga bagay na napakahirap gawin pag kapos na kapos ka sa pera. Pero pag trinabaho mo sa empowered consumerism, binigay mo yung pinaka-best mo, tinoto mo, sineryoso mo, minahal mo ang network marketing, guys, you have to believe me, ibibigay at ibibigay ang time freedom na yan. And today, I'm enjoying sa kung ano man ang meron ngayon. Diba? At naniniwala ako, nagsisimula pa lang to. Diba? Nagsisimula pa lang to, sobrang grabe pa ang ilalaki ng mga income ng nasa JD Project. Kung nakakakita kayo ngayon ng mga malulupit na results, na meron dito sa community natin, guys, patikim pa lang yan. Bakit abangan nyo ang magiging result ng panibagong campaign ng JD Project? Talagang uulan po ng 6 figures, 7 figures, and 8 figures result or income dito sa community natin. Kaya dapat sabay-sabay natin gawin ang maayos, gawin na matindi, at ikit sa lahat, sabay-sabay natin palakasin lalang ang mga community natin dito sa JD Project. Okay, so patanggal na ng slide din. Okay? So, and with that, guys, thank you very much, and hopefully, may natutunan po kayo sa konting oras na nakikinig nyo sa akin. I'm hoping
na yung learnings na yan ay magamit po ninyo sa journey ninyo sa network marketing. Okay, so back to you. Host, Mentor Abby. Grabe naman yan, Mentor Sandro. Sobrang siksik-liglig talaga ang ating Zoom training for tonight. At kung mapapansin mo kanina, Mentor, more than 3,000 attendees tayo. Yes! Yan. So, of course, yan. So, Mentor Sandro, thank you po sa malupit na wisdom. And diretso na po tayo sa Q&A. Okay, so... Okay, ito po. So, first question, Mentor, is, nakalagay po is, mayroon po bang requirements ang pagiging full-time? Ano po ba yung kailangan dalhin bago pumunta ng Ortigas? Okay, so, actually, may kanya-kanya kasing ano eh. For me, may kanya-kanya kasing requirements din ang bawat apply or bawat grupo. So, hindi ko pwedeng sabihin na kung ano yung requirements ko. Yun ang, may kanya-kanya pong requirements. Pero, if you're asking... sa akin, personal, anong requirements ko, especially kung dire ko, okay? Especially kung dire ko, ang magpupunta ng Ortigas, ang pinaka-requirements ko is willingness. Di ba? Willing talaga dapat. Ayaw ko nang napilitan, ayaw ko nang pinilit, ayaw ko nang na-hype. Ang kailangan ko is willingness. Bakit? Pag may willingness ang tao na magpupul-time, ang lagi sinasabi ko, 90% ng success mo sigurado na. 10% na lang yung kailangan mo. Ano yung 90%? We have the system, we have the support, we have the best business, we have the best marketing plan, we have the best training, we have the best mentors in the industry. Ang kailangan ko sa'yo, pagiging masipag, consistent, at higit sa lahat, dapat gusto ko talagang yumaman. Kasi pag kaya mong ibigay yung sipag, kaya mong ibigay yung consistency, susuportahan kita hanggang sa magbago yung buhay mo. Willingness ang pinakakailangan ko apply. Yun ang nagiging requirements ko sa direko pag pupunta ng Ortigas. So, dapat talaga, ikaw mismo yung gustong-gusto mo. Tapos, everything will follow na. Ayan. So, second question, Mentor. Ito po. Mentor, paano po yung way na parang hindi ikaw yung naghahabol sa prospect mo? Kasi sa part ko, parang ako lagi yung naghahabol. Yan po yung question. Okay. So, for me, hindi mo kailangan habulin kasi yung prospect eh. Masasaktan ka at feeling mo hinahabol mo yung prospect pag ang tingin mo sa prospect mo pera. Diba? Pag ang tingin mo sa prospect mo pera, pag na-reach ka parang super nangihinayang ka, grabe, one-eight na yun. Diba? Dapat ang goal mo sa prospect, every time nakakausap ka, tulad niya ng sinabi manina, kailangan ang offer mo sa kanya is partnership. Kailangan maramdaman niya na gusto mo sa kanyang tumulong. Kailangan maramdaman na iparamdam mo sa kanya na willing ka na mag-mentor sa kanya. Ngayon, pag nag-join, edi salamat. Bakit? Tulungan mo. Pag hindi nag-join, always remember, hindi mo kawalan. Bakit? Hindi naman ikaw ang re-reject ng prospect mo. Ang re-reject ng prospect mo is the opportunity to change their lives. Ulitin ko ha, hindi ikaw ang re-reject ng prospect mo, ang re-reject nila is yung opportunity na baguhin ang buhay nila. So kung gano'n ang mentality mo, kahit i-reject ka ng i-reject, hindi ka masasaktan, ikaw ang maaawa sa kanila. Bakit? Re-reject ka, ayaw nila. Papasok sa isip mo, kawawa naman siya oh. Chance na sana niya para baguhin ang buhay niya. Pero itatanong muna sa misis niya. So, wag kang mahina. Bakit? It's not your loss. Ikaw yung nagbibigay ng opportunity. It's up to them kung i-grab nila or hindi. So, walang visa ang rejection. Marami ang tao at mas marami ang deserving sa oras mo. Yun ang sagot. Nice. Yun sabi. So, parang mission before commission. Yan. So, ito po ang last question, Mentor Sandro. Regarding po ito sa paggawa ng paraan. Paano po pag sinabi ng prospect, hindi siya mahilig mangutang? At paano kung mauwi sa wala, tapos nabaon lang siya sa utang? Okay. So, again, doon sa pagpapadyo na hindi siya mahilig mangutang. Again, tatanungin mo nga siya.
sigurado kang disidido ka. Kasi kung hindi ka disidido, hindi na natin kailangan pag-usapan ng paraan. Pero kung disidido ka, meron akong paraang ituturo sa iyo. Ngayon, kung talagang disidido ka, mag-utang ka na. So, ang kinakatakot ng iyo, paano pag walang nangyari? Sasabihin mo naman from the very start eh, na ang negosyo nga natin pag-aaralan mo na. Ibig sabihin, pag malinaw sa prospect mo, na ang unang mangyayari sa business ay pag-aaralan muna, may proseso, itetraining mo siya, isang buwan hindi kumita, hindi sa iyo sama, hindi sasama yung loob sa iyo. Bakit malinaw sa iyo? Sa kanya na nag-aaral siya. Malinaw sa kanya na nagtitraining siya at malinaw sa kanya na nagsisimula siya sa panibagong proseso. Pag kumita, edi salamat. Pag hindi, again, nasa proseso ka. So tuloy-tuloy lang. Okay? Kaya nga sabi ko kanina eh, pag ang tao nag-join dahil nakita yung opportunity, solid yan. Pero pag ang tao nag-join kasi na-hype, wala yan, mag-expire din yan. Kaya nga sabi ko parang the very start kanina, kakausap ka ng prospect, huwag mo na muna pangakuha ng pagyaman. Huwag mo na muna pangakuha ng million-million. Ang ipangako mo muna, yung proseso na tutulungan mo at ikaw ang magiging mentor niya sa business na to. Okay? So yun ang ano, yun ang ipaliwanag ko. Para hindi, pag hindi masasaktan o hindi mag-expect ng ganun-ganun agad. Yan. Ang bank, sir, napakalapit naman yan, Mentor Alejandro. And of course, sobrang thank you po talaga sa lahat ng wisdom. And syempre sa ating more than 3,000 participants, pwede namang mag-chat tayo ng thank you, Mentor Lee. Ayan. So, Master Lee, or of course, mayroon din tayong exciting na event sa susunod na DDP. Pwede nga pong i-promote. O products, patanawin di ka. Ipalit na ko siya o sige. Dili na ingon na ako ang magbunit ano dili eh. Ayan. Okay, so abangan po natin. Okay? Ang Digital Blueprint Session Number 6. Charisma for People Skills Training with the Network Queen. Mentor Jens Tiraso. Okay? So abangan po natin yan this coming Wednesday, October 13, 10 p.m. Ito din po mismo sa Zoom event na nito. Alright! Thank you so much. Sa lahat ng mga maten, thank you so much, Master Gandro Carlos, malapit na training for tonight. See you on Wednesday! Bye-bye! Muro gini siya, taga-referage ka. Ako'y bahalang explain anak kung pasabot sa negosyo. Ako'y bahalang magpalit sa package. Ako'y mag-include. Ako'y magpadala kung asa inyong lugar. Ako tanan. Ako'y mag-training. Ako'y magtudlo ang inyong lingkod. Musulod ka. After musulod, padala ka para ka. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I'm out to escape my fears. Friendships only pass by, the shores gone like strobe lights. With you I feel something real. And I